Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po. Mapagpalang umaga sa mga lingkod ng Diyos, sa mga magigiting na lingkod ng Diyos ngayong umaga. At isang pribilehyo na magamit po ng Panginoon muli ngayong umaga. Ang devotion po natin ay magmumula po rito sa DFC, Barangay Gupiing, or Barangay Lunsad, Binangonan, Rizal under District 8 po. Bago po tayo magsimula ng ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon ng isang awit na pagsamba. In the shelter of thy wings. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabayan niyo po ako. In the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. I will shelter of thy wings. Hallelujah. In the shelter of thy wings I will hide in thee. Hide in thee. There is no other way that I could rather be in the shelter of find your loving kindness. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will be joined in the shelter. Find your loving kindness, hallelujah. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of. I will find your love and kindness, hallelujah. I will find your love and kindness. I will feel, yes, Lord, hallelujah, your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter. Last time, I will find your love and kindness. Hallelujah. Praise you, Jesus. Your love and kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice. And I will rejoice in the shelter of. Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Wala kayong katulad, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ma, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumalapit po kami ngayong umaga sa inyong trono ng biyaya. Hallelujah. Pagtitiwala po namin sa inyo, Panginoon, yung lahat sa amin, ngayong araw na ito, O Diyos, ng buong maghapon na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay ng inyong mga salita, O Diyos. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat siya sa amin, Panginoon. Hallelujah. Magtiwala kami talaga sa inyo, anuman yung sitwasyon namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, inaangkin po namin yung pagsama ng inyong banal na Espiritu ngayong umaga sa pag-aaral at pagbubulay namin sa sandali ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magrema nga po sa amin, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, na siyang magiging gabay namin, O Diyos. Maging kalakasan namin, Panginoon, sa pag-araw-araw namin buhay, O Diyos. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat po sa inyo sa makapangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon, isang magandang muli, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At isang kagalakan po na magamit muli ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Alam niyo po, ako'y natutuwa dahil ang sarap kong makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga dun sa ating inawit, I will hear your voice and I will rejoice. Sa mga anak ng Diyos, sa tuwing maririnig nila ang salita ng Diyos, sa tuwing maririnig nila ang Word of God, nagsisilbi itong kagalakan. Nagsisilbi itong kagaanan. Kaya sa mga mananampalataya, sa mga lingkod ng Diyos, kahit pagaano kabigat yung maghapon, kahit pagaano ka stressful sa trabaho, sa mga isipin, sa mga alalahanin, sa mga ginagawa, kahit pagaano kahirap yan, marinig lang natin yung salita ng Diyos, nagbibigay na kagad sa atin ito ng kalakasan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng panibagong lakas muli. Kaya sabi doon, I will hear your voice and I will rejoice. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y mag-aaral sandali ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay choose the winning side and win. Purihin ng Panginoon. Choose the winning side and win. So, kung kayo po'y may Bible, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. At the same time, tingnan na rin po natin yung Philippians chapter 1, verse 20. Sabi po dito sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po natin, 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung tumanggap po tayo sa Panginoon, nung pinili tayo ng Panginoon, meron na kagad po tayong tinanggap, yung tagumpay, yung victory. Nililipat tayo ng Panginoon sa winning side. Nililipat tayo ng Panginoon doon sa side ng mga mananagumpay. So, ang mga tumanggap sa Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos, ay dinescribe na mananagumpay. Hindi pa man nagsisimula yung ibang mga bagay na ating pwedeng pagdaanan. Pero sabi rito, magpasalamat tayo, inihilera tayo sa parada ng mga tagumpay. Kaya pala hindi nakakapagtaka kung bakit meron tayong mga lingkod ng Diyos na kahit na doon sila sa critical na situation, nag-i-stay pa rin nila, pumipili pa rin nila doon sa mag-stay doon sa winning side. Winning side is in the God side. Sabi doon, choose the winning side and win. Saan natin matatagpuan 'yon? Sa side ng Panginoon. Kaya po kung ating po pag-aaralan, yung mga example po natin, sina Sadrak, Meshach at Abednego, purihin ng Panginoon. Kahit naroon sila sa situation na life and death, na parang ang banta sa kanila ay talagang sila ipapatay na.
ano, ibubulid sila sa ano, isang mainit na kugon, ano, ihuhulog sila. Ano, nandun sila sa life and death situation, pero and yet nanatili pa rin sila doon sa God's side. Hindi sila umalis doon, hindi sila nakapag-compromise, hindi sila natakot doon sa hari kung ano man ang gawin sa kanya. Ito man ay kami may mamatay, kami may mabuhay, tulungan man kami o hindi, basta dito ako sa side ng Panginoon. Bakit? Dahil sa side ng Panginoon, ano, sabi doon, choose the winning side and win. Hanggat nasa side tayo ng Panginoon, purihin ang Panginoon, naroon lagi ang pagtatagumpay, mga kapatid. Kaya kapag kahit po tayo, mga lingkod ng Diyos, dumating tayo sa punto na mahirap na sitwasyon, kailangan nating magdesisyon. Parang isang mahirap na bagay ang ating gagawin. Ano? Lagi nating pipiliin sa side ng Panginoon. Choose the winning side and win. Saan po natin matatagpuan yon? Sa Panginoon. Kaya po nung sinasadrak, Meshach at Abednego, nung sila'y pinapayuko, sila'y pinapasamba doon sa ribulto, nanatili pa rin sila sa side ng Panginoon. Bakit? Dahil naroon ang tagumpay. Sa aklat po ng Daniel, chapter 3, verse 16 to 18, mababasa po natin yan. Ano? Ang isa pa po na gusto kong ibigay na example ay si Daniel. Ano, sa Daniel chapter 6, verse 16. Ito po yung siya ilalagay sa kulungan ng mga leon. Ano? Ilalagay siya sa kulungan ng leon. So, nandoon na, kaya minsan may mga pagkakataon na may mga mananampalataya minsan bumibitaw na sa paglilingkod sa Panginoon dahil doon sa pangit na sitwasyon. Pero si Daniel, sina Sadrak, Meshach at Abednego, ano, ang nakabingit sa kanila ay buhay. Nadoon sila sa life and death situation, physically. Pero pinili pa rin nila doon sa side ng Panginoon. Bakit? Dahil naroon po yung tagumpay. Sabi doon sa, binasa natin kanina, 1 Corinthians 15:57. Sabi doon, salamat sa Panginoon dahil lagi tayong sinasama sa paraday o nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya po, tingnan po natin, ano, Sadrak, Meshach, Abednego, pinapasamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi nila ginawa, kahit pa ang banta sa kanila ay mamamatay sila, kahit pa yung pinaka ipinapakita sa kanila, hindi lang pinaparinig, ipinapakita sa kanila kung gaano ka hirap yung kanilang sasapitin pag hindi sila sumamba. And yet, pinili pa rin nila sa side ng Panginoon. Hindi sila natakot at sumamba na nga sila. Kasi kung ang paiirali natin ay takot, pwede talagang sumamba na lang sila dahil mamamatay sila. Pero pinili pa rin nila kahit pangit ng sitwasyon, pinili pa rin nila na manatili sa side ng Panginoon. Si Daniel, same din, nanatili siya sa side ng Panginoon. Masahin po natin yung Philippians chapter 1, verse 20. So, Philippos chapter 1, verse 20. Sabi po rito, ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Ang ganda po ng sabi ni Apostol Pablo rito, gusto kong maparangalan kahit anong mangyari. Maparangalan ng Panginoon, mabuhay man, sa buhay man, o sa kamatayan. So, ibig sabihin, ni-stated dito ni Apostol Pablo, na kahit anong mangyari, I'm on the Lord's side. Kahit pa ako'y mabingit sa kamatayan, sa Panginoon pa rin ako. Kahit na anong mangyari sa akin, sa Panginoon pa rin ako. Bakit? Nandoon po yung ating tagumpay, mga kapatid. Sa ulitin po natin yung pagbasa doon sa 1 Corinthians 15:57. Sabi po rito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Kaya po si Apostol Pablo, napakaganda ng kanyang sulat doon sa Philippos chapter 1 verse 20. Sabi doon, kahit anong mangyari, ako man ay mabuhay o ako man ay mamatay, ano, o anumang mangyari sa akin,
Ang gusto ko, maparangalan ang Panginoon. Ano, kahit pa ako ay nasa panahon ng kasaganaan, maglilingkod ako sa Panginoon. Nasa side ako ng Panginoon. Pag ako'y wala nang makain, doon pa rin ako sa side ng Panginoon. Bakit? Kahit na wala akong makain, nandun ang tagumpay hanggat nandun tayo sa side ng Panginoon. Huwag tayong aalis, huwag tayong bibitaw, kahit pa nandun tayo sa pangit na situation or na, o dumating man tayo doon sa life and death situation kagaya ni Sadrach, Meshach at Abednego, ni Daniel, ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Ano, nung malapit na siyang mamatay, sinusulatan niya, sabi doon, hindi ko sinasabing naganap ko na ang lahat ng bagay. Pag binabasa ko po yun, meron siya kapanatagan. Imaginin po ninyo mga kapatid, in a moment, on an hour, on a minute, mamamatay na si Apostol Pablo. Sesentensyahan na siya. Pero nandun yung kapayapaan, sumusulat pa rin. Nakikita ko pag binabasa ko yung 2 Timothy 4:6, nakikita ko yung compose ng sentence niya, napaka-relax niya, napaka-gaan niya. Bakit? Kahit pa dumating siya doon sa punto ng kamatayan, hindi ako aalis sa side, sa puder ng Panginoon. Bakit? Dahil naroon po ang tagumpay, mga kapatid. Yung nangyayari sa palibot natin, mga pandemic. Kahit pa pumangit pa ang sitwasyon, kahit pa sumama pa yung palibot, humira pa yung buhay, kahit na anong mangyayari sa atin, mga kapatid, piliin nating manatili lagi sa poder ng Panginoon. Piliin lagi natin sa side ng Panginoon. Dahil sa side ng Panginoon, naroon ang tagumpay. Sabi po dyan, sa ating pinag-aaralan, ano? Choose the winning side and win. Purihin ang Panginoon. Huwag tayong aalis. Kahit pa pumangit yung sitwasyon, kahit pa naiipit tayo, kahit pa nahihirapan tayo, piliin natin sa side ng Panginoon. Kahit paminsan, parang ang pagpili natin ay parang nandun tayo sa mas mahirapang sitwasyon. At nahihirapan tayong tumayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, lagi tayo sa Lord's side. Lagi tayo sa winning side. Huwag tayong aalis. Pag sinabi ng Panginoon, ito dapat natin gawin, ito dapat ang ating ginagawa. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, ito dapat ang ating ginagawa, ito dapat, hindi ito ang ating gagawin, hindi dapat ito ang ating gagawin. Manatili tayo sa side ng Panginoon. Bakit? Nandoon po kasi ang tagumpay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, anumang sitwasyon natin, kahit pa dumating sa pinakapangit na sitwasyon natin, piliin natin, ano, choose the winning side and win. How? Stand still on the Lord side. Kahit pa anong mangyari, kahit pa anong sitwasyon, wala ka mang makain, meron ka mang karamdaman, meron ka mang nararamdaman physically sa iyong katawan, meron ka mang mga problema sa pinansyal, meron ka mang problema sa mga sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, kahit pa nandun tayo sa portion na pangit na sa sitwasyon, still pa rin tayo sa side ng Panginoon. Dahil makikita mo, or hindi mo man mapansin, malalaman mo darating na lang ang panahon, nanalo ka. Makikita mo panahon, nalampasan mo na yung sitwasyon na yon. Bakit? Dahil nandun ka sa side ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya nga po sabi doon, sabi ng isang sulat ni Apostol Pablo, sa huling panahon, darating pa ang mas panahon na mapanganib. Sa huling panahon, darating pa ang mas mahirap na sitwasyon. Ano, mga tao magiging mas maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, ano, mayayabang. So mas lalo pang sasama yung ating panahon. Mas lalo, yung sabi doon, marami pa ang tatalikod. Marami ang tatalikod, marami ang aalis sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon dahil lahat po tayo na narito ngayong umaga, kahit anong sitwasyon, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin natin sa side ng Panginoon. Kahit pa kasamahan minsan, minakasama tayo sa trabaho, hindi mga mananampalataya. Ano? Niyayaya tayo sa isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ano? Piliin pa rin natin sa side ng Panginoon dahil naroon ang tagumpay. Kaya kung gusto po talaga nating magtagumpay sa problema, sa mga hinaharap natin,
ano, sa mga susunod pang mga pagkakataon, mga kapatid, ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Sa sinabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians 15:57, nung tumanggap tayo sa Panginoon, binibigyan na kaagad tayo ng Diyos ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang dapat natin gawin, manatili tayo sa side ng Panginoon dahil naroon ang tagumpay. Purihin ng Diyos. Naroon po yung tagumpay. Kaya sabi dito, there is no sin or dark that God cannot brighten it. Number two, there is no writing is permanent that God cannot change it. There is no hard things that God cannot soften it. Ano, walang bagay na imposible sa Panginoon. Walang bagay na hindi niya kaya. Walang mahirap na sitwasyon na hindi niya kayang gawin. Kaya sabi rito, manatili tayo sa side ng Panginoon. Iwan man tayo ng kaibigan natin. Ano? Iwan man tayo ng mga malalapit sa atin. Ano? Dahil sa naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano man ang sabihin ng iba, dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, manatili pa rin tayo sa side ng Panginoon. Kahit anong mangyari, ulitin ko po, kahit anong mangyari sa ating mga kapatid, kahit pa na dumating tayo sa punto na mahirap, si Apostol Pablo dumating sa punto na mahirap. Nung sinusulat niya yung Philippians, chapter 1, verse 20, siya po yung nakakulong. Ano? Nakakulong po siya nung sinusulat po niya yung Philippians, chapter 1, verse 20. Pero and yet, binibigyan niya ng encouragement yung mga nasa labas. Baligtad po. Dapat ang nagbibigay ng encouragement sa mga nakakulong ay yung mga nasa labas. Dito ang nagbibigay ng encouragement si Pablo na nakakulong. Sinabi ni Apostle Pablo sa Filipos 4:4, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Sabi doon, natutuwa ako, sabi doon sa talata na yon, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Inuulit ko, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Bakit po niya nasasabi yun kahit siya nakakulong? Anong meron si Apostol Pablo kahit napakapangit na sitwasyon? Pinagtatangkaan siyang patayin. Hinagupit siya ng ilang beses. Ilang araw siya nagpalutang-lutang sa tubig. Pumunta siya sa pinakapangit na sitwasyon and yet may kapanatagan siya. Bakit? Nandun siya sa side ng Panginoon. Na kahit anong mangyari, basta tayo ay nasa side ng Panginoon, nandun ang tagumpay. Purihin ang Diyos. At kahit pa anong na-encounter nating problema, at kahit pa anong na-encounter nating trials, basta naroon tayo sa side ng Panginoon, mga kapatid, naroon ang tagumpay. Choose the winning side and win. Ano? God's side is on the winning side. Sabi doon, magpasalamat tayo sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko kanina, sa mga lingkod ng Diyos, marinig pa lang natin yung salita ng Diyos. Nagbibigay na kaagad sa atin ng kalakasan. Nagbibigay na kaagad sa atin ng kagaanan. Nagbibigay, nare-relax ka agad tayo. Nagkakaroon tayo ng kalakasan, harapin muli yung lahat. Marinig pa lang natin yung salita ng Diyos. Kapag nasa side tayo ng Panginoon, mga kapatid, nandoon lagi ang tagumpay. Yung trials, nakasulat sa Bible, mapagtatagumpayan natin lahat yan. Si Satanas nakaaway, nakasulat na sa Bible kung ano yung kanyang kahinatnan. Ano po yon? Pagkatalo. Pero sa Bible, nakasulat na rin ang tagumpay ng mga lingkod ng Diyos. Yung tagumpay ng mga mananampalataya. Yung tagumpay ng mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Yesus. Inilalagay na tayo sa parada ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nakasulat na po ito. Ang gagawin na lang natin, manatili tayo sa side or doon sa winning side o doon sa side ng Panginoon. Kahit na anong mangyari, huwag tayong aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na anong sitwasyon, panguusig, problema, huwag tayong aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil na kung gusto talaga natin ng tagumpay, kung gusto nating malasap talaga yung totoong tagumpay, manatili tayo, piliin lagi natin sa side ng Panginoon.
Maaring may iba tayong kapatid na mas mahirap yung sitwasyon kaysa sa atin. Maaring may mga kapatid tayo, mga kapatiran tayo sa church na mas nahihirapan sila. Ano? Pero nakikita pa rin natin nagpapatuloy at nagtitiyaga silang maglingkod sa Panginoon. Pinipili pa rin nila yung side ng Panginoon. And yet makikita natin yung tagumpay na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Ano sabi doon? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng bagay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Hesukristo. Bakit kaya nasabi ni Apostol Pablo na pinapalakas siya ng Panginoon? Kapanipaniwala po talaga. Bakit? Sa kabila ba naman ng pinagdaanan niya, nagpatuloy pa rin siya ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo na I can do all things through Christ who strengthens me, lahat ng bagay nagagawa ko dahil pinapalakas ako ng Panginoon, talaga pong kapanipaniwala. Excuse me po. Talaga pong kapanipaniwala. Bakit? Kung pag-aaralan natin ang hirap na pinagdaanan ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon, nagawa lang niya talaga yon at nalampasan niya lang talagang maglingkod sa Panginoon dahil pinapalakas siya ng Panginoon. At isang maganda, hindi siya umalis. Kahit pa tinatakot siya na kapag naglingkod ka dyan, papatayin ka. Ano? Kaya nga nung nagsimula siya maglingkod sa Panginoon, yung kasamahan niya dati na humahanting para huliin yung mga lingkod ng Diyos, nung siya magsimulang maglingkod sa Panginoon, siya na ngayon ang hinahanting. Siya na ngayon ang hinuhuli. Siya ngayon ang pinapatay. Ano, siya ngayon yung pinagsisikapang patayin, ikinulong, hinagupit, nabigit ang buhay sa kamatayan. And yet, nakita natin yung hangganan ng kanyang buhay sa lupa. Ano, may kahinahunan. Ano, bakit? Nandoon siya, pinipili niya lagi sa side ng Panginoon. At nandoon ang tagumpay. Kaya sabi ng Pastor Pablo, salamat sa Panginoon. Dahil sa tagumpay na ibinibigay niya sa atin. Mga kapatid, magpatuloy po tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung problema natin mamaya na haharapin, ano man yung problema natin haharapin sa bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na araw, ano man yung problema natin haharapin pa, emotional, mental, spiritual, physical, finances, kahit pa anong problema yan mga kapatid, kung gusto natin ng tagumpay, manatili tayo sa side ng Panginoon. Choose the winning side and win. Saan yung winning side? Sa side ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Niluluwalhatiin po namin ang inyong dakilang pangalan, O Diyos. Kinikilala po namin ang inyong kapangyarihan sa buhay ng aming mga kapatid sa oras na ito, O Diyos. In the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, madalangin ko, Panginoon, anuman yung sitwasyon ng inyong mga lingkod, Panginoon. Anuman, Panginoon, yung kanilang nararanasan, O Diyos, sa oras na ito. Ano, dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bigyan nyo kami ng kalakasan, Panginoon, na manatili kami sa side ninyo, O Diyos, para magtagumpay kami. Para nandoon kami sa parada ng mga tagumpay, malampasan namin ang mga tagumpay, anuman yung aming pinagdaraanan, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa amin, Panginoon. Kung meron man sa amin, Panginoon, sa umagang ito, may nararamdaman sa kanilang physical, in the name of Jesus, may mga karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kung may problema kami pinansyal, emotional, mental, physical, spiritual, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nagpe-pray po kami ngayong umaga ng kalakasan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kapatid sa oras na ito, in the name of Jesus, dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Balong Espiritu, nagdideklara po kami ng kalakasan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa buhay ng inyong mga lingkod, O Diyos. Saan man kami naroon, anumang sitwasyon meron kami, kalakasan, tagumpay, at manatili kami sa inyong side, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ngayong umaga ang inyong mga salita na nahayag. Dalangin po namin magrema po ito sa aming puso, Panginoon, at magsilbi po itong kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Anumang oras, anumang araw, choose the winning side and win. Saan po natin matatagpuan yan? Sa Lord,
side. To God be the glory. Sa Diyos po ang lahat po ng papuri.